Guys, ito yung ano, yung edge nung kanto ng bahay, nung trusses, yung hot bar lens, saka nung angle bar, saka nung kabilya. Yan. Yan guys, oh. Yan. Ibang style naman ng bar lens. Kasi meron na tayong na-vlog na si bar lens na galvanized at saka mga tubular. So, ito naman, ginamit niya is hot bar lens na galvanized din. Okay, yan. Ganda. Guys, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome ulit sa ating channel. Okay? Andito na naman tayo sa bahay ni Ma'am Tintin, ano? Kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung pagkabit ng kanyang trusses. Gusto kong i-share sa inyo kasi yung ginamit niya rito is angle bar lang saka hot bar lens. Hot bar lens. Hot bar lens kasi yung ano niya, yung kaya tinawag siya ng hot bar lens kasi yung korte ng bar lens is para siyang sombrero, yun. Kaya tinawag siya ng hot bar lens. Tapos nilagyan niya ng mga angle bar lang. Tapos nilagyan niya ng minildingan niya ng kabilya na 10mm ata yung nilagay niya. Papakita ko sa inyo mamaya. Saka inalternitan niya, inaalternate niya yung pag-welding ng angle bar saka nung 10mm na kabilya. Ipapakita ko sa inyo guys. So tara, let's go. Okay? Guys, so andito tayo sa likod ng bahay ngayon. Ano? Gusto ko ipakita sa inyo. Ito. Ito yung sinasabi ko guys na hot bar lens. Ito. Hot bar lens yan. Kasi, yung itsura niyan, yung korte niya, para siyang sombrero. Yan. Kita nyo. Tapos, yung ginamit niyang pang trusses niya guys is angle bar lang. Kita nyo ba? Angle bar. Tapos, nilagyan niya ng kabilya. Siguro mga 10mm yan. Yung ginagawa niya yung parang sigsag-sigsag na yan. Yan. Para lalong tumibay. So, yun. Ayun ah. Yan. Mamaya ikutin natin yung dun sa loob kung paano ginawa niyang style. Yung ano. Kasi nandito pa tayo sa likod eh. Papakita ko muna sa inyo guys. Yan. Medyo malabo yung camera ko. Naglalabo-labo. Wait lang guys. So, ngayon guys. Nandito tayo sa harap ng bahay. Kasi eto. Yan o, kita nyo guys, angle bar din yan. Angle bar din. Para ano, para ito, para sa T-race niya to. Kaya nilagyan niya lang extension. Akit nga tayo, wait lang. Ay! Ikaw, ito nga lang, wag? Yeah, si Ma'am Tintin. Siya yung may-ari ng house. Hello. Hi. Andito, sa taas. Ma-vlog ka dyan. Kabilya na to. Ma-vlog ko eh. Wait lang, tapusin ko lang to. Ikaw pala yun, ano? Tumawag? Oo, ay, sus. Nagbibisa ko eh. Sige. Sige lang, tapusin ko lang to. Guys, nandito ako ngayon sa taas ng bubong para gusto kong pakita sa inyo. Ito yung trusses ni Ma'am Tintin. Yung nakita nyo kanina si Ma'am Tintin yun, siya yung may-ari ng bahay, kaya galing niya lang ng Boracay. So, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi nandito na ako sa taas ng bubong. Mainit. Ito bang mainit, guys? Ito na. So, papakita ko na sa inyo, ano? Lang. Ito guys oh, itong tinatawag na si bar lens. Yan kasi yung korte niya nga, yung parang korte yung sombrero. Tapos etong ginawa niya, ito yung ginawa niyang ano, ginawa niyang kinabitan niya ng ano, tawag nito, kinabitan niya ng yero ito. Yan. Yung ano niya, yung yero niya is naka tick screw rin. Yan, naka tick screw rin ito, yung yero niya. Doon sa hot bar lens na nilagay. Yan. Diyan na kinabit. Tapos ginawa niya is dinamihan niya talaga yung ano na, yung dikit-dikit na yung ano, yung tick screw para talagang matibay sa bagyo. Okay? Yun talaga ang ano niya, ginawa niya. Yun oh, kita niyo puro ano yan, puro tick screw yan. Yan. Tapos eto guys, eto naman, angle bar naman to. Angle bar naman tong ginawa niya. Yun. Ginawa niya. Tapos nilagay niya lang ng mga 10mm na kabilya. Para tumibay lang talaga yung pandisyon ng ano nung trusses niya. Ayun, makita niya guys oh. Ayun. Nilagyan niya ng kabilya. Ayun, ito. Ito. Ano ata to? 10mm ata to. 10mm na kabilya to. Ito yung ginawa niya ng ano, ginawa niya ng pundasyon dito sa kanyang angle bar para tumibay. Okay? Ayun oh. Yung pininturahan niya ng ano, pininturahan niya ng red LED yung ano niya para hindi kalawangin. So, yun.
Yun lang, ito naman yung sa ano niya guys, yung sa terrace niya. Nalagay niya ng extension dyan kasi ilalagay niya ata ng ano dito. Syempre bubong, yan. Parang ano niya, parang attic-attic niya. Guys, ito, yung ano nito, yung presyo nitong si, ano, hot parlins na to is nasa 600 data. Oh, nasa 600, tama. 600 yung isang piraso. Tapos yung ano nito, yung haba nito siguro, mga isang ano, mga 12 meters, mga ganun, nasa 600. Kung hindi ako nagkakamari, 12 meters or sa 10, nandiyan lang yung sukat niyan, guys, nasa 12 meters. Pero yung ano nito, yung kapal nito, nasa 1 inch siguro. 1 inch or yung kapal niya, mga 1 inch. Oh, mga 1 inch to kasi makapal 'yo, makapal siya. So 'yun. 'Yun ang ginawa niyang paglagyan ng ano, ng yero, nalagyan niya ng Texcrew para talaga matibay na matibay. So 'yun guys. Mamaya sa loob tingnan natin yung ginawa niyang style kung ano kasi nandito pa ako sa labas na sa taas ako ng bubong. 'Yun. Pakita ko sa inyo dito, 'yun. Ayan. Okay? So buwa na ako guys. Kasi sobrang init rito sa taas. Pupunta siya kay Tita Tintin kasi may bibigay si Tita Tintin. Ayun oh. Ayun oh. Ayun ah. Oh, bigay si Tita Tintin oh. Ayun. Eh? Shot mo nga. Tapos hindi, pagka ano ganito, tanggalan mo ng plastic para marinaw. Ah, oo. Suotin mo. Oo. Try natin. Eh, shot din. Shield para ano? Shield okay. Para na ano. Ay, safe. May headband ka. Tagalin mo yung headband mo na. Oo. Oh. Kasya. Kasya yan. Tagalin mo yung mask. Pwede mo tanggalin yung mask. Tagalin mo na yung mask. Oh. Sige, Fiona pa pala. Ay, Cinderella. Cinderella. May strap pa dyan. Medyo gutok yan eh para dan. Eh? Kaya doon lang. Ayos? Dan. Tagalin mo. Ayos dyan. Bagay okay. Oh, okay. Bukas. Ba't nalag ang buhok? Nalag yung mga buhok, wait lang. Ikaw pala yung tumatawag kanina. Nagbibihis ako. Oo, dun sa labas ng bahay sabi ni Ate Erna, sarado pa yan. Doon kami nagtambay sa bahay nila. Sabi nga, may tumatawag na. Sabi ni, ano, ni Ate Erna, ano, saan punta niyo? Dito kay Mark. Eh, nag-chismis pa kami doon, kaya yun. Kasi na, ay, ikaw to kayo, Gigi, na? Oo. Oh. Yan, wow, ganda. Hey, picture nga natin. Yeah, picture nga natin. Wow. Ayos. Ay, ganyan ito, iba. Sa'yo yan. Sa akin to. Para ano, pagka na scratch siya, may pampalit siya, tapos ito yung sa'yo. Balatan mo rin to tulad nito, ha, para malinaw na malinaw talaga. Nga, tapos, paano ba yan? Ikaw lang magkabit nito. Nang ano niya? Nang... Oo, madali lang. Ah, okay. Madali lang to. Ganun mo lang. Tapos, ay, dikit. Ah, parang salamin. Mm. Ah, okay. Tanggalin mo lang yung ano. Ay, siyempre, maami kang kasalamuha araw-araw. Okay. So, thank you so much, Tita Tintin. Ay! You're welcome! Thank you, Nay! Thank you. Ah, ganyan, gano'n. Aga, bug tao kayo, excited, ganyan. Tapos, sabi ko sa shield, may shield to bukas na ano. Ay, bibigay si Tita Tintin sa'yo. Ayan. Ano sabihin mo? Thank you. Yeah, thank you. You're welcome. Umapo ko na din sa sikil. Oo. Magbablog si Daddy doon, nasa loob. Wait lang. Kabilyar ang ginagamot tapos gusto nito ba? Oh, yung simento yung lagyan ng beam. Oh, okay. Oh. Tapos diyan yung kanino, ang ato yung bawat kanto nung ano nilalagay niya sa beam. Oo. Ni welding niya rin 'yan sa ano, oh, sa kabilya, na welding 'yan, oh. Ay, ito welding machine namin, ah. Oh. Ito 'yan, oh. Ayan. Oh. Oh. Binili mo rin 'to? Sa kapatid ko 'yan, dala niya galing ng Saudi. Saudi. Oh. Ayan. Ba't may mga panty dito? May mga damit, Diyos ko Lord. Ayan guys, oh, ayan. Ito na yung ano, loob ng bahay ng Tintin. Pakita ko sa inyo yung, ano, yung trusses niya. Ayan. Ito na yung style ng mga sa loob. Wait lang po yung pasin. Ayan. Ayan guys, makikita nyo, meron siyang 10mm na ano na kabilya. Tapos, inalternitan niya ng angle bar doon, ginawa niya zigzag para tumibay yung foundation trusses. Yan. Para mag, ano, mag, kumbaga parang brace. Brace ng trusses ng dalawang angle bar. Yan. Ginawa niya, kinorm niya ng ganun. Tapos, yan.
Tapos yun, ang distance ng hot parlance is medyo close din para matibay talaga sa ano, pinagdikitan ng bubong. Ayan. Ito natin dito. Ang kao. Yan, dito sa kanto, bawat kanto ganito style, oh. Yung para siya naka-triangle. Yung ganun. Yan. Yan. Ang dami niyang beam. Poste sa gitna, no? Poste sa gitna. Oh, boy. Ano ba? Yan. Ito para sa ano, sa attic-attic niya. Yan. Nalagyan niya ng ano diyan ng bubong para mag-design doon sa kanyang terrace ano, attic-attic. Yan. Dito naman. Yan nga guys, ang ginawa niyang design, no? Para every sulok, every kanto ng bahay, nilagay niya ng ganyan. Kasi, doon nagkikita-kita yung, ano, yung hot parlance niya. Yan ganon, nagda-diamond-diamond dyan. Ano, nagta-triangle-triangle dyan. Para matibay yung pagka-ano ng kanyang hot parlance sa bubong. Na hindi siya yung kaso na, ano, pag bumagyo o humangin, matibay talaga siya. Yan. Yan yung design niya guys nung kanyang ano, kanyang trusses naman. Yung ano guys, sinabi ko na kanina, yung hot parlance ni Ma'am is 600 buck ang bilhin niya ng isang piraso, 600. Tapos yung mga angle bar is 500 pesos isa. Yan nga. Tapos yun na, yung mga 10mm na bakal, yung kabilya, yun. Tapos yung nagastos is nasa 24,000 kasi yung yero ni Ma'am nasa 600. Sobrang kapal ng yero kasi binili niya. Makapal na yero na 12 yung haba ng yero. Makapal yung yero niya. Tingnan natin dito sa labas. Dito tayo sa likod ng bahay niya ngayon. Ano? Yan, ito naman sa likod ng bahay. Yan. Dito yan. Yan na yung mga edges ng ano niya, ng mga trusses niya. Oh, ito na. Yan. Yan o, yan na. Ito yung sa dulo, yung kanto. Yan, yan na yung kanto niya. Guys, yung ano, yung gastos niya rito sa bubong niya is mga 240. Sabi naman Tintin yung gastos niya sa bubong niya. Yero, angle bar, tapos yung hot parlance, saka yung labor niya. Labor niya sa tao. Nasa 240,000 lahat-lahat. Kasi makakapal yung yero niya eh. Ayun oh. Yun yung edges ng ano, ng kanyang trusses. Yung binili niya rito ng ano, yero mga nasa 60 pieces daw eh. Sabi niya sa akin. So ito naman guys yung style nung hot parlance saka ng angle bar na trusses. Guys, ito yung ano, yung edge nung kanto ng bahay, nung trusses, yung hot parlance saka nung angle bar, saka nung kabilya. Yan. Yan guys, oh. Yan. Ibang style naman ng parlance kasi meron na tayong na vlog na sea parlance na galvanized at saka mga tubular. So ito naman, ginamit niya is hot parlance na galvanized din. Okay, yan. Ganda. Natin to guys yung ano, yung harapan ng bahay. Wait lang guys ha. Nandun lang yung bata, naghihintay lang sa akin kasi hindi pa ako tapos mag ano. Si ate yun, ganda lang ng palay niya. Yun. Oh. Teh, ubos ng laman kan? Ubos laman ran? Ubos na yung laman. Si Manang, nangunguha ng ano, ng mga damo-damo sa palayan niya. Tagas pelamon sa para yao ge? Ha? Dede para makita kau.
Yan eh. Exercise ah. Umulan kasi ganyan dito kaya yun, no? Maputik yung harap nung ano. Harap nung kalsada ng bahay. Yan, maputik. Hindi pa na semento. Yun, ito yung ano namin. Ito kasi yung sa akin guys, oh. Yung sa akin lote ko dyan. So, maputik. Yan, maputik yan. Kasi umulan nga kagabi. May ilang araw na umuulan. Maputik. Yan itong mayroon sa amin dito. Pag may mapasok si Jante, kawawa. Maputik talaga. So guys, ito na yun, oh. Nung bahay. Yan. Yan, nargay na siya ng extension dyan para sa kanyang terrace, attic. Yan, paayos naman tintin ngayon yan. Kasi nandito na siya ngayon, medyo okay na. So, umuwi na siya rito from Boracay. Yan, papaayos na raw dito yung flooring niya. Hindi natin pinakita yung loob kasi medyo, ano eh, medyo marami silang kalat. Naiya siya pakita. So, sa susundan lang natin na vlog, ipapakita yung flooring. Kasi tatambakan pa nila eh. Yun. So, yun na guys, nagkaroon na kayo ng idea dito. Sa trusses na to para in caso naman na gusto nyong gantong style naman ng parlance ang ilalagay nyo is yun, ganun nga yung presyo nya, nasa 600 plus yung presyo nya na ganyang kalaking parlance, na hot parlance saka angle bar lang ginamit nya guys, oh, yun, nakita nyo yun, inalternita nyo lang ng kabilya yan para tumibay saka nung angle bar din, winelding nya ng ganun ganun pa, triangle para matibay yung foundation nung trusses niya. Ayan. Guys, may papakita ko sa inyo. May tawag dito ng ano yung design. Ano ang tawag ganito sa design mga Meg? Yung sa bintana mo? Yung ano ganito? Precast. Oh, precast kaya nila. Ikaw man naging maa? Ano ko? Hotel mo. Hindi makita kasi ano, may harang pala dito guys. May papakita sana ako sa inyo. Yun o, yung style ng ano, may sa bintana. Ito, yan. Precast tawag din dito sa amin eh. Hindi ko alam kung ano tawag din sa, may term dyan eh. Ayan o, yung design niya. Yan, yung design niya na ganyan. Malabo yung camera ko. Yan. May ganyan design eh. Hindi ko kasi mga video na may ginamalapit kasi may dito. Ginawa niya ng kwarto, ng temporary na kwarto dito. Yan. Tapos yun, nalagyan nyo lang ng mga ilaw dito, lead light, oh, para maliwanag paggabi. Ayan. Malaki-laki pang gagrasas yun dito guys. Nasa 450 na to, yung gastos ni Mantintin dito sa bahay nyo na to. Lahat temporary muna lahat. Papasyal ko kayo dito guys, dito sa amin. Dito sa aming lugar na maputik. Nandun yung bata, doon sa school kausap yung lulo niya. Papasyal ko kayo dito. Yan. Ito maganda yung tanim ng palay niya yun sa amin dun, hindi pa ako nakapag-direct dun sa akin. Tapos marami din kami ano dito, tubo. Yan o, oh. Tubo-tubo. Yan. Ikat ko kayo dito guys. Yan. Tapos ito, mga nyug na to guys. Dami rin tanim. Pero yan, may purpose yan kung bakit tinanim yan guys. Kasi, alam niyo ba kung bakit? Tininim yan para malaman yung muhon ng lote niya, kung saan hanggang anong sukat ng lote niya. Yan ang purpose guys. Yan o. Yung mga nyug na yan, kala nyo tinanim lang yan dahil sa tinanim lang. Hindi, may purpose yan para malaman yung dulo-dulo ng lote mo. Parang ginawa nilang muhon yan yung mga nyug na yan o. Yan, diretso yan. Yan, kasi hanggang dun sa kabila. Ito o. Pasyal ko lang kayo guys dito sa amin. Sa aming probinsya, sa Antique. Ayan. Daming tubo. Yun, puno ng ano yun. Lumboy, duhat. Yun. Hi ma'am, morning. Morning. Wala siya, bugok ka. Yan, ito puro ng duhat to guys, oh. Ewan ko kung may bunga ngayon. Hindi pa ata season ng duhat. Yan, laki ng duhat dito. Ito yung duluna ng lute ni ano. Nila ni Salva yan, Salva. Tapos dito mga saging, yan sa kanila rin. Ang dami ng saging dito. Yan.
Yan. Tapos dito sa kabila, oh, tinanim naman nila ng mais. May tanim na ng mais dito, oh, sa sitaw. Sitaw, may bunga na. May bunga na yung sitaw. Hmm. Tapos yung mais. Mais din. Boss, ito. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Live yan, live. Live? Ready. Ito, bulpa. Nakalagyan? Oo. Kabulan nyo? Kabulan yung para mag-like ko. Sige, sige, sige. Mamumuha doon sila ng ano, nyug. Kasi nagbebenta si, ano, si Pangdol ng nyug sa, ano, sa, doon sa, malapit doon sa highway. Nagtitinda siya ng nyug. Yung mga buko juice, yun, ginagawa yung buko juice. Yun, o, oh, pakilan ng mais, guys, o. Oh. Yan. Dami na. Kaya tanam ya, bot? Okay. Nami pag dito, duroy mo, kumpay ba, ha? Basanti, kumpay mo. Ano, ikubo ko to, duro man. Hey, harvest mo na? Oh, nag-harvest na pala siya, guys, oh, ng mais. Ayun, dami na, oh. Tige, masta, kurungan niya ba yan? Wala rin, Ged? Wala rin. Wala rin? Bukit pa man yan, pwede ko naman. Pwede pa man? Limito no, Karen. Ne, Karen? Karen. Kaso may kontrata na sa likod yan pag manapog niya po. Hmm. Yeah? Sila na yan, ang buo. Buho na yung mga deposito. Takpa na. Hmm. Praksako rin ba yung bowl mo? Ano pala ra? Daw piraro ba yun? Daw karwar mo, kanya, kaklor ba Tete, pira ba ibligya mo? 200 ang ano? Kilo? Gatos. 200 ang? Gatos. Isang gatos bilog. Isang gatos bilog, 200? Hmm. Hindi, bukot lugi ka man? Ah, tiyot, may muko ka na. Brato mais kaya? Mm, duro mais ba? Oh. Ninit ka na, bayal, mayong ako. Ah, ninit mayong? Ayan. Double purpose ba? May ano ka ron? May kumpay pa, may mais. Oh? Para sa baka. Ayan. Oh, duro rong kwartamian. Kaya daw. Ah, guys. Thank you so kain ng baka, oh. Oh, yan. Mais yan. Imong karbaw to sulad? Duro yung ba? Okay, pirarang ka bilog bata na kaya man. Pagpirarang niya. Lora. Namig mong pagbaka. Bahay niwang dasig magbusong. May agin patam na kami mo, okay? Paro, pagwan naman niya. At si, ah, si, ano lang si, 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 si auntie, ano lang kaya nag, ano, manage? Prinda, yung bata na. Aking prinda? Bata. Ito lang niya. Ito, meron puno dito ng, ano, suha. Suha to, ange? Suha, yun ang may suha. Yun. Daming puno rito, guys. Sayang yung tangke ni ano to. Bago pa tangke na ka, no? Nga? No, gun, ge? Tulungan kasi ng baboy ito, guys, dati. Yun, o. Oh. Tulungan ng baboy. Tapos, yun. Pinapinising niya pala. Daming mais. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Tabi-tabi po. Dito naman puno ng mangga, guys. Special ko kayo rito sa amin, sa lugar namin dito. Sayang yung depositoan ng baboy natin ito. Huh? Kasi ano to dati, daanan ng ano to, guys, daanan ng tae ng baboy. Kasi malaking baboy yan dati to dyan. Eh, so ito ngayon, maisan to ngayon. Yun. Tapos doon may mga sitaw-sitaw. Tingnan natin yung sitaw. Natin yung sitaw ulit. Si Kabot yung nagtatrabaho dito ngayon. Kasi tubuhan to. Merong mais. Mais, mais. Saka yun, may ampalaya. May ampalaya pa, ampalaya. Ayan, wala pang bunga yung ampalaya. Tapos yun.
Sitaw. Oh, ang dami ng bunga ng sitaw. Hmm, bunga ng sitaw. Dami na. Dami ng bunga ng sitaw. Oh. Yun oh. Kasi medyo maninipis-nipis. Manipis. Huh? Sitaw. Sitaw kayo. Maraming sitaw guys. Yan ang buhay namin dito sa probinsya. Tanim-tanim. Para may aanihin. Ayan. So ito ngayon guys. Oh, inaanin na nila yung ano nila. Yung mais nila. Binenta na nila. Naka 3 times na silang benta. Ang presyo ng mais nila. Binibenta nila is ang yung 100 pieces daw. 200 pesos lang. Yun. Murang-mura yung mais guys. Yung bibili tubong-tubo. Yun. Ginakumpra ni ni kita nan. Ginalaga na pa? Kura ran. Tayo lagi na balatan mo ra. Ah, mainsak yan. O reject. Reject. Iwan mo ra. Laga on lang. Kita na kau. Hindi ko. Hindi ko, hindi ko. Gawasan na namin. Intak na yun. Intak na yun. Kaya mo bubut lang na sa kakaunto na. Ito nungkul lang mga din kung panitan. Si maita lang yung utubo. Tapos siya kaunong pakabaka ya? Oo. Ang magiging gusto ko baka mo eh. Bagi natin ito. Ang kainin niya. Yan o. Gusto ito ng baka yun o. Uyon na gito. May video kami takabalan din. Ah. Kaya dyan tanah ba yung pobra tanah liwat? Dyan tanah. Oo, nagbuta na dyan mo. Eme! Ang duro lamon, no? Ang lamon, lamon. Nugol lang, dipustuhan ka, kae ka naman yun. Di pa sa ng baboy ito dati, di pa sa ng tae ng baboy. You know? Sayang. Ano ito, kamuti? Kamuti? Ah, damo. Kamuti ito guys, oh. Kamuti. Kala ko damo lang. Kamuti pala to. Kala ko damo lang. Kamuti pala yan guys, kamuti. You know? Taula kami, ano ba? Wow, migo na, selpo, migo ko ba? Oh, dito na yung bibili. Andiyan na yung buyer, na mais. Oh, buyer. Yan, si Mayong, oh, buyer na mais. Ang negosyante. Oh, si Madam Nine. Ang ano dalam na? Talong. Tarong. Talong. Talong. Kasi ano naman yung tanim yan? Ito, tanah ay sa lakayan. Sa lakayan. May pinya, mo gali yan. Tipirara. Pinya, ay din pinya. Dyan, tipirara. Tipirara. Tapulo. Ay, may plastik ka dyan. Pata, bilog. Bili tayo ng pinya, guys. Ha? Darawa lang yung. Ati, darawa lang yung. Tapos may mga maskubado pa siya, oh. Oh, maskubado sugar. Tapos dito, may ano. Ano, gabi? Gabi. Hindi naman nalang natin si Nini ng ano. Ang plastic mo. Duduro mais, galing na kabut niya, kabut tiga, eh. Pero kabulan, Benet, ano? Oh, 3 months para bago ma-harvest. Duro kumpay ba? Oh, mga alugbati pa. Pichay. Pichay. Okay, naano na yung pichay mo nga. Okay pa man. Okay pa man. Basa-basa lang. Daon si Bugas. Aga donut. Aga okay, so mga gulay, bibenta ni Nini.
Si Madam Lagaw. Si Madam ano? 20? Mm-hmm. Ayun, ubusin na mayon yung mais, oh. Tinaisip rin na? Isip ka po siya. Ha? Sino raw? Lidlen? Hindi, sa ano ko lang. YouTube. YouTube, para makita ka sa YouTube. Hindi, pira ka bilog raunod na. Bay, pira ka bilog ya. Pira ka bilog niya, bot. Bumiaman pa pulo bilog. Bumi, hindi po mo po. Pagkinan siya na, may aman pa. Tawa na kami. Yan. Ito, ang tubo guys. Ano pa to? Mga start ng galing dito sa amin is nanggaling ng tubo na paggawa ng maskubado. Ano yun? Mga anong month ba? October. Nag-uumpisa ng galing dito sa amin yung paggawa ng maskubado guys. Meron akong dyan vlog. Meron akong content dyan na kung paano ginagawa yung maskubado dito sa amin sa Antique. Yan. So, dun, si Kabot, grabe. May mais na siya, tapos libre pa yung pagkain ng baka niya. Ang galing. Ang galing ng idea ni Kabot. Ang galing, galing. Basta masipag ka lang dito, guys, sa probinsya namin. Hindi ka talaga magugutom. Maraming pera na pagkukuhaan. Basta marami ka lang, marunong ka lang magtanim. Yun. Kita mo yung si Manang na yun, oh. Ilang taon na yun. Tatanim pa rin ng palay. Oh! Kumusta kayo dyan? Kumusta? Shoutout, shoutout. Shoutout sa inyo dyan. Ano ginagawa nyo dyan? Oh, wow. Hi. Ba't nandiyan kayo? Para, ginulak pa naman din mama. Ito pa dito mo. Ah, nagbol ng mais. Ah, sige. Shoutout sa inyo dyan. Hello sa inyo. So, yun. Yung mga kapitbahay namin dito. So, yun. May ano na tayo. May pinya. Sige natin kay Tita Tintin. Eh, Tita Tintin. Bigay natin. Ah! Bagong pitas! Wow! Saan? Diyan, galing! Diyan, nanday kabot. Daming mais to, ah. Okay. Huh? Buro mais, bago rin the harvest. Ano yan? Ibrio. Eh, di. Ayun, you know, cute, no? Thank you. Pulang-pula, oh. Tambis talaga, ah. Native, no? Native. Bagong pitas. Ayos, oh. May atis pa siya, oh. Aba, yung ano ni Papa dyan, may bunga na. Okay, tituro, kumpay mo, Romara, eh. Hindi, nabuto na. Nugun, nugun, Manra. Ha? Nugun. Ay, gaya, may laor mo, gaya. Ay, yung namasyal si daddy dun, eh, oh. Namasyal si daddy dun sa, ano, dun sa kabila, tingin ng mais, saka, ano, ng... Tingnan mo, may isa ka mga gulay, may tanim doon. Andito na kami, guys. Ano? Ano ako ito, Lulu? Ano? Andiyan si Lulu, ah? Alik ka. Oh, putik dito sa amin, guys, oh. Maputik dito sa amin. Yun. Harvest, si Mayong ka, ano to, papa? Kamay, ah, si, ano, si Kabot, kamais na. Si Kabot, nag-harvest kamais na. Duro mais na ito. Ah, ito na yung mga pato namin. Yan, mga sisiw. Hello, hello. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Ang ano, tai rin. Gaya! Oh, da. Duro naman galumlum. Lumlum naman sila dyan. Dito may itlog, wala. Wala itlog. Lain din na tsura kaysa rang eh. Okay. Sira na yung... Tubo din. Okay, mga bagong sisiyo.
pasyal sa probinsya. Hapo ka ran? Iiwan ka lang kay Lula to? Hindi, nice shield mo, hindi. Nice? Nice. Ay, asan yung iba? Asan yung kay daddy? Andun. Ayun, ang dami na ang lulo. Okay, itangla ka na, oh. Ano to? Oh, natinga ka na. Hmm? Nira pa siya kumuha ng tinga niya. Oh, natinga siya, natinga. Oh. Ano yung kinukuha niya, tinga niya? Yun na, nakuha niya na yung buto. Hindi niya makuha yung buto. Hindi niya makuha yung buto sa ibig niya. Ay, tulaan na. Baboy. Tiyan, yawan ka na. Yun na, lumabas na. Kainin niya pa. Sira ulo. Tatanggal niya na, kakainin niya pa ulit. Oh, dami ng manok. Uy, ginasalo na gid ba? Ah, may bata, BY? Balik taran? Gutom ka rin. Nami itong mamais niyan mo ba? No, inugo ng babuyan ni nung ispog eh. Tapos pinaulap, ikaw hindi dito. Dito, kita nga pat na. Patos ulod do. Eh, pisau tu apa? Eh, mau pisau tu? Dia tintin ni. Kau berat entah lewat tintin ni. Jalan lagi. Itu lah bilangan ni tadi nang isang oras na vlog eh. Spike! Spike! Ay, hindi marinig ako. Spike! Ba't kanya yung paan ni Spike, no? Umimbang? Piang. Piang? Oh, yun, oh. Papakain ng pato. Dami ng pato. Ganda ng ano mo, si Cinderella. Cinderella ba yun, ha? Si Cinderella, sino pa? Si Cinderella, si Snow White. Puro si Cinderella ba yan? Iba-iba yun, eh. Mga princess. Ah, mga princess, ha? Hindi ko maang ano name na. May sipon ka, wow? Naiwan ka, wow? T-shirt sa'yo mo, mas, para hindi ko sipon. Ang kapangin na, hinit. Ako rin, pawis at ako. Pawis, nga ba tangin dito, mugi? Ang pato? Iawan, timo ka pabusog pato eh. Yung plastic kanina, asan na? Dito. Achiku-chiku. Achiku-chiku. Ang gani. Siya nga rin na kaya? Si Crown. Crown? Si Crown. Si Crown nga rin yan, ha? Si Crown, si Crown. Oh, no, you don't.
Then as kilid na eh. Buto dito sila kay ibot duduro ano ba? Duduro talong. Ande gili to. Tena rito sa bahay ni mama din sa aga ko si ka dura ba abi ko. Ito ba ito? Ay gina paano ng plato dito. Ang set mo na yun. Pag-alayad ba na? Wala, hapo ka, wow. Hindi na. Ganyan lang. Sipon. Guys, so dito na kami sa bahay. Nakauwi na kami. O. Narienda tayo, almusal. Ito na yung pinaka-almusal ko. Pinapay. May pansit, bumili ako, 20 pesos. Tapos, gatas, yun. Yun ang ating almusal. Mamaya, mag-iinit na lang tayo ng ano, ng ulam, magsasain. Sain tayo doon. Ano. Meron ako ditong ano, kanin. Yun, iniinit ko na. Wala, nangamoy na. Kahapon pa yan kanin. Iniinit ko na lang guys. Kasi si Chloe, ando na sa kabilang bahay. Nagpaiwan doon sa lola niya. Doon daw siya mag, ano, doon daw siya mag-almusal. Kaya wala. Ako na naman dito mag-isa sa tindahan. Ayan. Gatas. Ayan, tinapay na may pansit canton. Op. Ayan, almusal natin. Gatas guys. Ito lang yung ano natin. Regular days natin palaging ginagawa. Ito lang, ako lang mag-isa rito. Dapat tayong tindahan. Itong almusal ko na to. Tinapay sa kapanset. Sa gatas. Ang kasunod na ito mamaya, kangalian na. Kasi ngayon, ano oras pa lang? 8:40 ng umaga. Galing tayo kayo na doon sa may ano. Doon sa Ramyan. Nakita nyo na guys yung ano, no? Ang mga tanim doon. Kasi dito, pero masipag ka lang talaga at mahilig ka magtanim-tanim, marami ka talagang may bibenta. Pagod nun, magtanim siya ng mais. Mais, sitaw, ang palaya, daw ang kamote. Yun. Eh, nag-harvest na sa kanina ng ano niya, ng mais niya. Tapos meron na agad the buyer. So, di may pera na siya. Kasi, maraming ano rito. Pag may tanim ka, at alam nung negosyante na may tanim ka, naabangan na rin guys, kung kailan ka mag-harvest. Babalikan nila yun. Babalikan nila, o di kaya, pag tanim mo pa lang, kukontratayan ka na nila.
na sila bibili ng produkto mo. Ganoon dito sa amin. Kahit dito sa may ano, kahit dito sa may dagat, ganoon din. Pagdating mo, galing ka ng laot at may dala kang isda, ganoon din. Pag ano mo ng pagdaong mo ng daong mo ng baybay, yun, marami na yung buyer kagad na naghihintay. Kikiluhin na. Depende yun sa'yo kung magkano presyo mo. Saka gagawin nila ng mga buyer, kung magkano presyo mo, magpa-plus na lang sila. Kasi sila yung maglalako eh. Sila yung mag-iikot-ikot para ibenta yung isda. Yung iba naman, yung mga yung buyer, inuutang mo na yung isda, tapos ilalako, saka nalang yung babayaran pag naubos na yung isda. Walang kapital, di ba? Maghihintay ka ng bayad ng isda mo, pagkatapos na nalang ano, ilako. Ganun dito sa amin. Laway lang kapital. Kahit yung ano, goal kanina dun eh. Kahit yung mais na yung kanina, ano pa yun eh. Hindi natin alam yung usapan nila dun. Ayan, narin sila. Pero usually, dyan sa amin sa baybay, kasi malapit kami rito sa may baybay, sa dagat, maraming mga isda sa amin dito. Plus wala ganun nangyayari. Pag daong mo, galing kang laot, may kuha kang isda, may huli kang isda, pagdating nung marami nang nag-aantay na mga buyer. Tapos yun, kukontratahin ka, magkano presyo mo. Tapos kukunin nila isda, ilalako. Saka ka babayaran pag nabenta na lahat ng isda. Daldal ko guys, pero naubos ko na yung pansit. Tapos nakadarawang tinapay na ako. Ayos na. Grabe yung pawis ko. Kasi sobrang init dito sa amin. Grabe. Umulan naman kagabi. So makalisangan ta. Mainit. Dan. Pusa. Wait lang guys, wala akong tubig. Busog ako. Grabe init. Tubig. Guys. Ito, buksan natin. Yung binigay ni Ma'am Tintin sa atin. Yung kay Chloe kanina, sinuot niya na. Pakita ko sa inyo. Ito, shield Hello Kitty. Kani kay Chloe, sinuot niya na yung isa, pero yung didigyan pa rin siya ng extra ni Ma'am Tintin. Wait! Diyan pa ako. Yan, shield yan guys. Yan. Thank you so much pala kay Ma'am Tintin. Shoutout sa'yo Ma'am Tintin, thank you so much. Maraming salamat talaga dito. Ayan. Sa shield, para kay Chloe. Dalawang piraso. Yung kanina yung isa, sinuot niya na. Tapos, ang eto, ano niya, spare, extra niya. Ayan, ang ganda. Bigay niya lang sa atin to. Bigay niya lang ni Ma'am Tintin. Ayan, ang bait-bait niya. Thank you so much, Ma'am Tintin. Maraming salamat. Tapos, sabi natin to, extra ng Chloe ito eh. Ito naman yung binigay niya sa akin.
Dalawang piraso. Ah, dalawang piraso rin. Dalawang piraso din, guys. Yun o. Oh, extra din. Yun. Ika, di ba? So, ngayon, gagawin natin is ikakabit natin. Ikakabit natin to. Wait lang, inuuha ako. Init, grabe. Tabi mo natin itong kay Chloe. Saka, ito isa. Tatabi natin. Ingatan natin kasi baka masira. Hindi mapakinabangan. Tatago natin ng safety. Talagyan natin ng ano, pagsasabitan. Dito na lang, tatago ko na lang dito. Sige, mamaya na lang. Tatago ko na lang mamaya. So, eto na guys. Eto na guys, ikakabit na natin to. Ganyan mong tintin. Ito siya. Ayan. Wow. Kasi basakan to. Kakabit natin. Saan? Paano? Ay, kakabit. Paano siya kakabit? Hindi ko alam. Lang guys, ha? Hindi ko alam kung paano ikabit eh. Sandali lang. Siguro tatanggalin natin to. Tatanggalin to. Yan. Tinanggal ko to guys, oh. Kasi nakadikit. Yan. Tatanggalin mo to. Ito sa kabila. Yan lang, eh, baka mabigtas. Tapos bakit parang madilim? Oh, excuse me. Tanggalin na natin guys, no? Yun. Tinanggal ko na. So, kakabit na natin. Dito. Unay natin dito. Ayan. Tanggalin natin ito dito. Ano kuya? Ano tinjo? Wait lang. Wait lang. So, yun na guys. Kinabit na natin na maigi ito. Sa dito. Yun. Okay na siya. Yan. So, pwede natin siya ng suotin. Yun. Okay na. Oo, di ba? Medyo madilim lang. Pero okay na rin. At least dito kasi yun oh, yun, ito yung hack ng tindahan ko. So hindi ko siya nakasinilagyan ng shield dito, yung dati yung plastic dito, may plastic yan eh. So tinanggal ko na. So ito na lang binigay ni Ma'am Tintin. Ito na yung gagamitin natin para okay naman. Hindi naman siya ano, hindi naman siya medyo sa gabal, okay naman siya. So yun, para ano lang din, para safety. Yun, di ba? Ang gwapo. Ito na gagamitin natin. Tinanggal ko na guys, yung plastic niya kasi ano. Ito na yung dito na ano, para luminaw. Yun, so yun na.
Yun, so maraming maraming salamat Ma'am Tintin sa iyong sponsor na Shield. Ang ganda. Yun. Nakikita ko lang to sa TV ngayon, meron na ako. Ganto pala yun siya. So thank you so much Ma'am Tintin sa iyong sponsor. Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Yun, so tanggalin ko muna. Mamaya ko na isusot ulit. Ito ko lang ulit. So marami pa tayong spare dito. May mga spare pa tayo. Para kay Chloe. Yan, eto. Saka yun sa akin, meron pa isa. Ito kay Chloe. Yan. Extra. Tapos ito naman sa akin, may spare pa na isa. Saka dito, yon. Thank you so much Ma'am Tintin. Good luck sa iyong ano, good luck sa iyong another project ng bahay mo. Kasi ngayon magano siya eh. Excuse me. Kasi ngayon magano siya. Mag-flooring ng bahay nila. So aabangan na naman natin 'yon. Yung pagpapagawa ni Ma'am Tintin ng flooring niya, saka yung mga window niya. Window. Kasi papaayos niya na rin. Kasi sabi niya sa akin kanina, bibili daw siya ng ano ng semento na 50 bags. 50 bags. Tapos 50 bags na semento, tapos yung bili na raw is 250 isa. So sabi ko parang mahal ata yung nabili niyang semento. Yun. Sabi ko kay Ma'am Tintin, sabi ko parang napamahal ata siya dun sa semento kasi last week yung price ng semento na binili ni ano ni yung kakilala ko is 225 lang. Tapos ngayon yung bili niya raw is 250, so grabe, 25 pesos kagad yung tinaas. Ganun kamahal na yung mga materials, guys. Tapos ang tambak niya ron sa ano, ang tambak niya ron dun sa flooring niya, yung lupa, yung bayad niya is 1,000, hindi ko alam kung ilang cubic yun, yung ano lang, parang isang canter, yung sasakyan na canter. Ilan ko kung mga ilang cubic yun, siguro mga ano yun eh. Pero okay na yun sa kanya kasi 1,000 daw yung bayad niya. Naka ano na sila, nakatatlong hakot na sila, so nasa 3,000 na. Pero halos kalahati pa lang yung natambakan dun sa bahay niya. Malaki pa, marami pa panambak kailangan. Hindi natin kanina nakuhaan yun kasi medyo makalat yung bahay niya, kaya hindi na natin kinuhaan ng video. Yun nga, kasi syempre naiya din siya, sabi niya Mark, huwag mo na muna yung ipakita kasi maraming kalat niya. So baka mga ilang araw mula ngayon balikan natin, kasi actually baka ngayon Monday, today's Monday, July 20, ngayon pa lang sila ata bibili, ngayon pa lang di-deliver yung mga materials nila. So by tomorrow sila mag-i-start. Tapos yun, so abangan natin mga Tuesday, so mga Thursday balik tayo doon para makita natin yung kung ano yung mga progress nung ginawa nila yung project ni Ma'am Tintin. Balikan natin. Saka guys, yung kanina yung namasyal tayo, makita nyo naman yung mga palibot-palibot dito sa amin, sa lugar namin. Okay naman, di ba? Yun, kasi yun nga sabi ko, pag masipag ka lang talaga dito sa amin, sa probinsya namin, mahilig ka lang magtanim. Yun, marami ka targang produkto na may tatanim, marami kang may bibenta. Yun. Yun guys, yun nga sabi ko, pag mahilig ka lang talaga magtanim dito, yun, marami ka talagang may bibenta, pag lalo kung maraming klase ng produkto ka may tatanim. Yun nga lang, kung may lupa ka na mapagtataniman, yun. Kung wala ka naman lupa kung mapagtataniman, hindi wala rin yung system, diba?
So yun yung kanina yun. Yung tip ko rin pala guys, yung kanina yung mais, yun. Isa rin yung malakas magpataba nung ano, nung baka. Kasi yung mais, yun ang gustong-gustong kainin ng baka rin. Yun talaga kasi dito sa amin, yung iba nagtatanim ng mais, actually hindi purpose na para magkaroon ng bunga. Yung iba, ang ginagawa dito, tinatanim lang. Tapos pag yung medyo mataas-taas na siya, mga medyo mga siguro mga one month na siya na tumaas na yung mais. Tapos yun na yun, inaano na nila, pinuputol na nila, tapos yun na yung pinapakain sa baka. Kasi yun talaga ang pinaka the best na pagkain sa baka, yung mais. Lalo na yung mais na yung nagaano pa lang, yung nag-umpisa pa lang lumaki yung bunga niya, yun. Yun talaga ang the best na pagkain ng baka. Gustong-gusto talaga ng baka yun, ng pagkain. Yun talaga ang mas mabilis magpataba ng baka. Tapos yung iba kasi lalo na pag season ng ano, season ng init, yung season na ng hindi na tumutubo masyado yung mga damo-damo. Kasi ngayon season na to, yung tag-ulan, syempre maraming damo, di ba? Kaya marami pang pagkain yung baka. Pero pag season na ng tag-init na hindi na talagang tumutubo yung mga damo, wala ka nang pagkukuha ng damo na para pakain mo sa mga baka mo, kalabaw mo. Actually, baka talaga maganda. Yun yung ginagawa na dito sa amin. Nagtatanim ng mais. Tapos after mga ilang months, yun. Yun na yung ano nila, pinuputol nila para pakain sa baka. Kasi, yun nga, mahirap ang mga damo na hindi masyado tumutubo. Yun, yun na napakain nila, yung mais na yun. Yun. Tapos yung kanina, yun, maraming sitaw, yun, mga kamote, dahon kamote. Yun. Tapos yung ano, yung tubo dito sa amin, yung season naman ng tubo ng harvest is month ng October. Oh, October. October, November. Yan. Diyan nagsisimula yung ano dito sa amin, yung paggawa ng maskobado. Kasi dito ang mga tubo dito usually dati dito sa amin sa Antique is ginagawa talaga siyang maskobado, maskobado sugar. Hindi katulad dun sa amin sa Negros na sa sugar mill talaga dinadala lahat ng mga tubo. Dito sa amin naman, tawag naman dito sa amin ay maskobado mill. Yan. Kasi yun nga, ako dito, ano lang ako dito eh, dayo lang ako dito sa lugar ng Antique. Kasi yung misis ko nga taga dito, ako eh taga Negros naman ako, tubong Negros naman ako. Kaya dun sa amin, ang tubo naman na sa amin dun ay dinidiretso sa sugar mill. Yan. Saka doon kasi sa amin sa Negros, guys, ano, malalapat kasi talaga yung tubuan. Kaya pag yung harvest ng tubo, ano talaga yung mahakot doon, yung mga truck-truck talaga, yung mga malalaking truck, tapos dinidiretso sa sugar mill doon sa amin din sa Negros. Meron din malapit din sa amin sa sugar mill doon sa amin eh. Tapos dito naman sa amin sa Antique, ano naman dito? Karusa lang. Kalabaw lang yung humihila dito ng tubo. Tapos dinidiretso dun sa ano sa maskobado mill na doon ginagawa yung procedure ng paggawa ng maskobado. Actually guys, meron ako diyan vlog. Meron akong vlog na content is how to make maskobado sugar. Paano ginawa ang maskobado sugar dito sa amin sa Antique, yun. Pwede nyong panoorin yun. Pwede nyong, ano, kasi pinakita ko yun, binidyo ko yun step by step yung paano gumawa ng maskobado sugar dito sa Antique, yun. Tapos sa Negros naman, ano pa yun eh, maraming proseso pa yun dun, lalo na malalapad yung lupa dito, lupa dun. Yung iba nga dun na mga, ano, mga negosyante, dito pa kumukuha ng ano ng mga tao sa amin dito sa Antique. Ang tawag din nila ano eh, sakada. Sakada tawag nila doon. Tapos may contractor din yung mga sakada. Yung tawag doon yung contractor is siya yung naghahanap ng mga ano guys, maghahanap ng mga tao. For example, ako yung negosyante ako doon sa Negros, di ba? Negosyante ako sa Negros. Tapos kulang yung tao ko na magagapas ng tubo ko. So kailangan ko ng tao na magagapas ang tubo ko.
Kasi yung paggapas ng tubo parang sa Negros is manual eh. Yung tao yung nagagapa. So, kailangan need ng maraming tao para mabilisan. Kasi, pag nahuli ka rin ng paggapas mo ng tubo at nahuli ka dun sa schedule ng sugar mill, yun. Kasi pila-pila rin yun eh. Saka minsan, yung presyo ng asukal may taas, may mababa. So, kailangan hahabulin mo yung presyo ng asukal na medyo mataas pa. Kaya kailangan mo naman power, kukuha ka ng iba. Pero dyan sa amin dito, maraming mga tambay dito sa amin or maraming tao dito sa amin na lumuluwas pa ng Negros para doon magtrabaho at mag-ano ng tubo. Usually, nag-ano sila doon, pubiyahe sila doon, October, aalis sila dito mga October or mga September, mga ganyan. Tapos, for example, lagay natin ng September sila aalis dito. September, October, November, December, January, February, March. Mga ano yan guys, mga 6 to 7 months yan sila doon sa Negros. Yun lang trabaho nila, magapas ng tubo lang. Yun. Tapos, yun. Pagka uwi naman nila, may pera naman sila, di ba? Pwede naman kasi mayroong contractor yan eh. Na pwede silang umutang ng pera sa contractor bago sila bumiyahe pa Negros para may maiwan sila sa pamilya nilang pera. Yun. Tapos yung the rest, kung magkano yung usapan nila ng contractor na sweldo, yung the rest, pagbalik nila, yun ang ibibigay sa kanila. Tapos, yung pagkain ata, hindi ko alam sa mga pagkain ng mga sakada eh. Alam ko, dinidak din sa kanila yun eh. Binabayaran din nila yun. Yung mga pagkain ng sakada or depende na rin sa may-ari ng hasyenda kung may libre silang pagkain. Kasi, pero yung tulugan nila doon, meron naman sila tulugan. May mga barracks naman yung mga hasyenda na yun. May mga barracks naman yun eh. Guys, so ngayon, araw na to, maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa araw na to. Sa pagtingin natin ng bahay ni Ma'am, sa hot parlays niya, saka mga angle bar niya. Saka pagpasyal ko sa inyo, nagpapakita ng maraming gulay at sa mga hayop-hayop dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong lahat, gumanto na ako kasi mainit na rito sa tindahan. Hindi ko na matis yung init, kaya nalagyan ko na ng anong tala yung ulo ko. So, sana sa susunod na ulit na video, sana huwag nyo kalimutan i-subscribe, like, or share. Gusto nyo yung share, no problem. Maraming salamat po. At sana po ipatuloy nyo po akong suportahan sa aking channel, sa aking mga vlog. Thank you so much. Sana po kayo merong natutunan kahit konti sa aking mga vlog. So, thank you so much. See you ulit sa ating another video. God bless. Thank you.